Luluwas nga ako ngayon papuntang Quezon City, kaya naman, sama ka na! Pero bago ang lahat, ako nga pala si Pane, ang inyong munting binibini. Hindi pa nga sumisikat ang araw ay maaga na ako nagising para po mag-asikaso ng mga gagawin ko. Naredy ko na rin kasi yung damit na dadalhin ko dahil mga ilang araw din ako sa Quezon City. Pero syempre, nagluto muna ako ng kakainin namin ngayon bago ako umalis. Spaghetti nga yung lulutuin ko, pero syempre ang ginamit ko po na pasta ay rutini of fusilli na tinatawag. Para naman, maiba naman. Gusto ko talaga spaghetti yung lulutuin ko dahil nga ilang araw ako mawawala. Wawakala mo naman sa ibang bansa pupunta. OFWR. So yun nga po, naghiwa-hiwa na po muna ko dyan ng sibuyas at ng bawang na gagamitin ko sangka para doon sa sauce. Yung mga ganito nga pagkain, lalo na sa handa, naibos talaga ng kabataan. Ay, hindi lang po mga kabataan, kundi mga matatanda rin. Kahit ako, hinahanap ko talaga to at inuuna kapag sa handaan. Spaghetti or kaya palabok. Pero syempre, kung wala, ulam ka agad. Alam niya na kapag may mga handaan dyan. Baka naman. So, ayun nga po, after ko nga po mag-miss and blast po, ay naglagay na rin po ko ng kawa dyan at lagay ko rin ang mantika. After ko nga po maglagay ng mantika, ay sinunod ko na rin yung sibuyas at ng bawang. At nung lumabas na yung aroma nito, ay sinunod ko na yung giniling. Low budget lang po tayo ngayon, kaya naman konti lang yung giniling natin. At sunod ay naglagay na rin ho ako ng hotdog. At sinungkot siya ko na nga po muna yan. At after ko nga po yan mahalo lahat, ay nilagay ko na rin po yung nagpapasarap na tomato sauce. Hinalo-halo ko nga po muna siya para nga syempre mahalo. Syempre para po dumikit yung lasa nung tomato sauce dun sa sangkap ng mga nilagay ko. Naglagay na rin po ako dyan ng gatas para po mas masarap yung spaghetti natin. At naglagay na rin po ako ng konting condense. Yung mga natira po dyan, iinumin ko yan. Wow! Joke lang. So naglagay na rin po ako dyan ng beef cubes at ng paminta at syempre ng mushroom para po mas masarap yung spaghetti po natin. Kasi kapag may mga ganyan, medyo marami-marami nilalagay dun sa sauce ay talaga napakasarap. Naglagay na rin po ako ng konting cheese kasi yung konting cheese na yan ay talagang magpapasarap dun sa spaghetti. Yung natirang cheese syempre mamaya ilalagay ko yun sa top. Naglagay na rin po ako ng asin dyan. After nga po maging ganyan ay pwede na siyang hanguin at pwede na rin siyang kainin. So ayan nga po, napakasarap po ng ating spaghetti. After ko nga lutuin yung sauce ay syempre nagplating na rin po para naman may papakita ako sa inyo. So ayan, naglagay na rin po ako ng cheese at ganyan po ang itsura ng ating spaghetti na ang gamit ay fusilli. Tada! So, after ko nga po magluto, syempre po may tikiman time. Titikman na natin ang ating mga luto. So, ayun nga po, titikman ko na po siya. Actually, hindi talaga to tikman lang talaga eh. Talagang subo na talaga to eh. Dami na nakain eh. Patay gutom yarn be. So, ayun nga po, nakailang tikim po ako dyan. Tikim. So, after ko nga po masatisfy, ay nagtimpla na rin po ako ng kape. Kasi nga, syempre magkasabay po kami ni mama dahil nga po ang mga kapatid ko ay pumasok na. At pinag-ready ko na rin po siya ng kanyang kape at ng kanyang spaghetti. So, ayan po. Naglagay na rin po ako dyan ng cheese. So, after ko nga po maglagay dyan, ay niready ko na rin po dahil nga sweet girl ako. Sweet girl! So, ayan nga po. Sabay po kami ng nanay ko dahil nga po medyo ilang araw din kami hindi magkakasabay kumain. So, nagsabay na po ako. After nyan ay naligo na rin po ako at syempre, ang bilis ko na naligo, diba? Mas mabilis pa ako kay The Flash. At nagbiyahe na rin po ako. May nagtatanong nga rin po sa akin kung sino daw po ba yung mga nakakasama ko sa pagbiyahe or ako lang po ba daw nagbabiyahe. Ako lang po mag-isa. Sanay na po ako mag-isa. Pero kung meron po kayo ibibigay, why not? Why not? So, ayun nga po, naka-limang sakay po muna ako bago ako nakarating dun talaga sa paroroon na namin. Medyo malayo-layo talaga po kasi ang Rizal papuntang Quezon City. So, ayun nga po, ang gagawin ko po ngayon ay pupunta po muna ako sa ospital dahil nga po magpapacheck po ako ng mata. At syempre, nagbiyahe po muna ako papunta doon. Nagtagbaon na rin po ako ng pagkain. At kung makikita nyo nga po, yun nga po yung baon ko na pagkain. Dahil nga medyo pricey po yung pagkain doon sa ospital. So, kailangan ko talaga po magbaon. Dahil alam ko naman, maghihintay na naman ho ako ng matagal. So, ayan nga po, nagbiyahe na po ako papunta doon sa Quezon City at medyo malayo-layo po siya, mahigit 3 hours pa ko bago ako nakarating doon sa Quezon City. So ayan nga po, at nakarating na rin po ako dito sa Dapdap. Ito nga yung pinakahuli-huli kong sinakyan, itong sakayan papuntang ospital. So ayan nga po, sumakay na rin po ako dyan para naman po makarating na. Dahil anong oras na, ang aga ko nagising pero anong oras na ako nakarating doon sa ospital.
So ayan nga po, medyo malayo lang yung biyahe. Ayan na po yung ospital. So hindi na po ako nag-video dyan dun sa mga pinakaloob or yung mga tao. Dahil po, respeto na lang din po sa mga patients. So ayan po yung loob ng ospital. Pero hindi ko pa binidyohan yung pinakaloob niyan. Dahil nga po, respeto na nga lang po talaga sa patient. Pero hindi po ako ngayon chineck up dahil po niresked na lang ako. So ayan nga po, kumain po muna ako ng pagkain. Kasi gutom na ako, la stress na. After ko nga kumain at magbiyahe, ay nagpunta na rin po ako dito sa aking ninang. Dito nga po muna ako magstay ng mga ilang araw. At ayan na nga po, dito na lang. At be humble and never think you are better than anyone else. Bye-bye!